at pasukin mo na lang ang pagiging barbero dahil mausay kang magkupit. So dito magiging tahimik ang buhay mo. Ito ang maibigay ko sa'yo. Buksan mo. Dahil kayo po ang magulang ko, susundin ko po ang inyong payo at pasukin ko na ang pagiging barbero. Yun, no? Ang malupit. So, ito na ang pinakabago nating haircut tutorial, tinatawag na FAP Lowfade. So, unang procedure, gumamit po ng guard number 1, close, paikot. Estimate natin na makuha natin yung magandang lowfade para kay Tisoy. Ayan, tuloy-tuloy lang po sa panood, mga katrop. Then, trimming na po tayo. Ititrim natin yung nasa taas ng dinaanan ng guard number 1 para linisin at para magawa natin yung magandang lowfade para sa kanyang gupit. Ayan. So, tuloy-tuloy lang po mga katropa sa panood para makakuha kayo ng ideal kung paano mag-lowfade gamit ang ating dalawang guard number 1 at saka 0.5 lamang ang aking ginamit dito mga katropa. Ayan. Pagkatapos natin i-trim, gumamit ng 0.5 guard, close, with combination, no guard, adjust ang blade ng sagad, sa gitna at pantay para sa magandang creation ng kanyang lowfade. Ayan. So, sa baba lang po ng dinaanan ng guard number 1, tapos yung 0.5 guard natin, tapos yung combination, all guard, close. Bleed. Ayan. So, paikot po ang ating procedure na yan. Yung 0.5 guard close. Tapos, yung combination natin. Ilaro-laro po natin yung ating lever ng sagad sa gitna at pantay para sa creation ng kanyang fade. Ayan. So, tuloy-tuloy lang po sa panood mga katropa. Pagkatapos natin sa paid procedure, gawa na natin ng konting shape line. Yung nasa noo niya hindi po tagos, kundi sa gilid lang ng kanyang noo. Ayan, tapos yung curve patilya niya, papatay sa kanyang lowfade. Dagdang angas po ang ganyang style. So, panorin lang po ang paggawa ko ng shape line at pag-detail ko ng kanyang fade para dagdag kaalaman mga katropa.
So, ahit na po tayo. Bago po ahitin, isprayan ng tubig para lumambot yung buhok. At laging tandaan, gumamit po ng bagong blade para matalas at tuwid ang ating linya or inaahit ay malinis. Ayan, yan po yung sikreto para tuwid ang ating linya, gumamit po ng bagong blade para dire-diretso po sa pag-ahit at hindi masakit. So, sundan lang po natin yung ginawa natin pattern para hindi na po maligaw at hindi na ma-damage ang kanyang buhok. Ayan, so tuloy-tuloy lang po sa panood mga katropa. Pagkatapos natin ay ihitin, gumamit uli ng 0.5 guard, close, with combination, no guard, adjust ang blade ng sagad, sa gitna at pantay para burahin yung dark spot or mangitim-itim sa kanyang upper fade para maganda na po tignan ang kanyang transition mula sa fade paangat. So, ang kanyang ulo mga katropa ay meron po medyo malalim. Kaya may nakikita tayo dyan na medyo namuo. Kaya hindi na natin nipisan yon dahil may sira yung size paangat. So level na po yon. Kaya normal lang po sa mga ulo na may malalim na makikita natin na mangitim-itim. Pero pantay na po yon. Ayan. So gamitan natin ng simpa shaver para mas lalo pang kuminis ang kanyang fade. Tapos gamitan natin ng detailer para yung mga mangunti-kunti na linya mula sa labaha ay mabura po ng ating detailer. Ayan, so maganda na po ang kanyang fade. Pagkatapos, gumamit tayo ng gunting para i-trim natin yung side by side niya para yung mga mangisang-isa na nakausling buhok sa kanyang side by side ay ma-fully flame na gamit ang ating scissor. Plansahin natin, i-trim natin para kuminis at umangas ang kanyang gupi. So ngayon, trimming, tough hair na po tayo. Ayan, ipantay muna natin yung kanyang side by side para ipantay natin bago natin ito itrim ng pausli-usli para maganda po tignan. Ayan, so panurin lang po mga katropa ang aking pag-trim sa kanyang
tougher. Ayan ang ating trimming. So, unti-unti nang matatapos ang kanyang gupit. So, tuloy-tuloy lang po sa panood mga katropa hanggang matapos para makita nyo po ang kalalabasan ng kanyang gupit. So, sana marami kayo natutunan sa haircut tutorial na ito na tinatawag na Puff Lowfade. So, kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin lamang po ang subscribe button. At kung gusto nyo naman ma-notify ng aking bagong upload, i-click lang ang notification bell para updated po kayo. So, muli, ako po ay nag-iiwan sa inyo ng maraming salamat po mga katropa.